Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyong lahat. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging marapat humarap sa banal na pagdiriwa.
kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, inuupo ako'y ng iyong anak. Niloob mong ang mahal na ina ni Marisi Maria ay tumayong nakikipag-iis sa iyong anak na itinampok sa krus. Ipagdaloob mong ang iyong sambayan ng kasalo sa pagpapakasakit ni Kristo kaysa ng ina niya ay marapating makapagdiwang sa piging ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat at pakinggan sa magpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Jesus ay namumuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa Kanya sa kamatayan. At dininig siya ng dahil sa lubusan siya nagpakumbaba. Pagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Dalangin laging sinasampit, iligtas mo ako o Diyos na matuwid, ako ay pakinggan, ako ay sagipin. Tagapagtanggol ko at kaligtasan. Ayon sa sabi mo, ako ay patnubayan. Sa mga kamay ng kaaway mo, habilin ko'y buhay ko, tagapagligtas ko, tapat at totoo. Subalit ko ng aking tiwala, ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong paninga, umaasa ako laban sa kaaway ng pagtatanggol mo at sa umuusig sa sinumang tao. Sa mga anak mong may takot na taglay, tagila-gilalas, manasininuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang,
nangagtiwala sa iyong pagmamahal. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Gina, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula doon, siya ay pinatirahan ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Minamahal ko mga kapwa ng Diyos. Hello? 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 Atin pong ipagpapatuloy ang ating paninilay kanina na maging mabagit na tulad ng Ama at ang ating pong gagamiting pamantayan ay ang mga pagbasa. Ano ba ang ginawa ng Diyos upang tayo'y mapatawad? Yung ba eh, patulad ng ginagawa natin sa computer, delete, at basta nawawala na lamang na walang kahirap-hirap? Hindi po. Madaling sabihin na magpatawad, pero kung ang ating titingnan ay ang pagpapatawad ayon sa naging paraan ng Diyos Ama, makikita natin na hindi yung ganoon madali. Sapagkat ang pagpapatawad ng Ama ay nangangahulugan na ang ikalawang persona ay maging tao. Isang Diyos
na walang limitasyon, walang kamatayan, walang kahinaan, ay kinakailangan sa kanyang pagiging tao, ay kanyang yayakapin at aakuin ang lahat ng limitasyon ng pagiging tao maliban sa pagkakasala. At kasama na rito ang kamatayan. Ito po ang kahulugan ng pagpapatawad ng ating Diyos Ama. Kaya sinasabi dito sa unang pagbasa na natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Ano ba yung kasalanan? Ang kasalanan ay ang pagsuway sa utos ng Diyos. Ano ang kabanalan? Ang kabanalan ay ang pagsunod sa utos at kalooban ng Diyos. Paano sinunod ni Jesus ang kalooban ng Diyos? Paano niya kinontra ang kasalanan na walang sino paman ang nakagagawa? Walang sino mang tao nakagagawa sa pamamagitan ng pagtitiis. Kaya, ang pagpapatawad ng Diyos Ama sa ating mga kasalanan ay nangahulugan ng pagtitiis ni Jesus. Pagtitiis hanggang kamatayan sa Diyos. Ang pagpapatawad na ito ay kasama rin niya ang mahal na Birhen. At sa pagkakataon ito ay ating ginugunita ang pagdiriwang sa karangalan ng mahal na Birhen, hindi bilang isang palwalhati, kundi mahal na Birhen na nagdadalaman. Kaya ang mahal na Birhen ay naging kasama ni Jesus sa kanyang gawain na pagpapatawad sa pamamagitan ng pagsunod at pagtitiis. At ang isa sa pinakamatinding larawan ay ang mahal na Birhen na katinding sa paanan ng krus. Nakatingin sa kanyang anak. Diyos! Diyos! Pero nagihirap. Diyos, pero tumatanggap ng pagkukutya. Diyos, pero namatay. Kaya siya naging kapahagi ng pagtitiis. Pero hindi po tapos ang istorya. Sapagkat si Jesus at ang mahal na Birhen ay tumanggap ng pagtitiis na ito upang may sanatuparan ang awa ng Diyos. At ang tatanggap niya ay walang iba kundi tayo. Kaya ang istorya ay natatapos sa atin. Pag sinabi natin sa bawat isa sa atin. Kaya tayo ay tumanggap ng awa ng Diyos na dumaan sa pagtitiis ni Jesus at ng mahal na Birhen. Kaya alaga namang tayong si Jesus ay naghirap. Ang mahal na Birhen ay naghirap. Matatapos tayo ay pangkuya-kuya-kuya at haya-haya buhay. Kaya ang isang tao talagang seryoso sa pagpapadaloy ng awa na ito, ng pagpapatawad ng Diyos, ay handa rin na tumanggap ng pagtitiis sa kanyang buhay. Kaya si Jesus mismo ang nagsabi, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay pasanin ang krus ano man. Ito po ang mga gawain ng awa na ating pinag-usapan kanina na tumutugod sa mga pangangailang pangatawan at pangkaroon. Ito po ay hindi natin magagawa nang walang pagtitiis. Kaya alisin na natin yung sasabihin natin yung gagawin ko yan. Pero pag dumating yung panahon na tayo nahihirapan na at tayo ay titigil, ibig sabihin, meron tayong maling pananaw tungkol sa mga gawa ng awa. Sapagkat
ang nagpasimula nito ay talagang yumakap ng pagtitiis sa Jesus at ang pangalan niya. Tulad na lamang ng napakasimple yung pagpapakain sa mga nagugutom. Pag ikaw ay nagpapakain, dapat mayroong ipinabawas sa kinakain ko. Kung hindi man pinabawasan mo yung kinakain ko, mayroong pagpapawasin sa mga ibang bagay na nasa iyo. Nang sa gayon, ay mayroong kang may ibinay na ipapakain ko sa tao na nangailangan ito. Kaya lahat ng mga gawa ng awa ay nangangahulugan na mayroong kang kukunin sa iyong sarili at ito'y ibabahagi doon sa taong nangangailangan. Maging ito ay pangkatawan at pang-espirituan. At tulad na halimbawa ng pagpapatawad. Sa pagpapatawad ng kasalanan, wala kang ginagastos. Pero matindi ang nakataya o ang pag-uusapan ay ang iyong crime. Bakit mo patatawarin? Isa na nga ang nagkasala na kasakit sa akin. Patatawarin ko? Ano yan? Siniswerte? Kaya ang dami mawawala sa akin. Pero, bahagi ito ng gawa ng Ama. So, ibig sabihin, ipagpakatutok tayo. Kung sasabihin natin na tayo ay gagawa nitong mga gawain ng Ama nang hindi tayo handa na tumanggap ng pagtitiis na katulad ng nangyari kay Jesus at ng mga nabere, hindi tayo handa. Hindi natin magagawa. Pero doon nakikita na ang Diyos ay kumikilos. Paano? Dahil hindi talaga natin magagawa yun sapagat tayo makasarili. Magagawa natin yun sapagat hinahayaan natin ang Diyos na kumilos. Pag tayo gumagawa nito mga works of mercy, merong namamatay sa atin. Yung pagiging makasarili. Yung self-righteousness, yung pride, yung pagnanais na maging maalwa ng buhay, unti-unti namamatay ito. Bakit namamatay? Sapagat merong nabubuhay. Ang Diyos, ang maka-Diyos na bahagi ng ating pagkatao. Kaya nga, parang nasabi na kung ikaw ay gumagawa nito sa mercy, ikaw ay nagiging katulad ng Diyos. Sapagat hindi mo yan magagawa. Kung hindi dahil sa ating Panginoong Diyos. Lahat galing sa Diyos. Kaya lang, kinakailangan natin tanggalin, kinakailangan mamatay yung mga tao nating bahagi nang sa gayon, yung mga Diyos ay makapasok. Sabi nga ni Santa Teresa ng Calcutta, pag ikay nagbibigay, hindi may magbigay ka hanggang madamo mo yung pait, yung sakit. Dahil pag hindi ako nararamdaman yung sakit ng pagbibigay, hindi yun, hindi yun nagbibigay, tinatakot ka. Tinatakot mo lang yun. Kasi hindi mo na kailangan. Ano ginagawa mo sa hindi mo kailangan? Hindi tinatakot ang tao na yung pinagtatakotan mo hindi ako. Hindi basura. Hindi basurahan. Takot. Pero takot din yun. Paano hindi nagiging tabo at nagiging pagbibigay? Nararamdaman ko. Yung kawalan, mawawala ito sa akin. Mawawala. Pero, merong ipinapalit. Ano yun? Yung ipinapalit na yun ay isang bagay na galing sa Diyos. Sabi niya, magbigay ka hanggang madamo mo yung sakit, yung pait, yung pain ng pagbibigay. At sabi niya, sige, bigay ka lang ng bigay. Hanggang yung pagbibigay, yung pain, the pain of giving becomes a joy. Na dati ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nasasaktan sa pagbibigay. Eh ngayon, ikaw ay natutuwa sa pagbibigay. Hindi natin ipapaliwanag yan sa isang mga taong paraan. Bakit tayo nagiging maligaya? Diyos na ang buhay Diyos. At ito ay nangyayari sa lahat ng works of mercy. Maging ito ay corporal o ay pang-spiritual. Lahat ito ay daan
ng pagkamatay sa sarili, merong nawawala sa sarili, ibinabahagi sa kanya. Pero nagagawa ko ito sapagkat Diyos na ang umikilo sa akin, sapagkat saga na akin, hindi ko kaya, sapagkat ako'y pangasarili. O, hindi ako'y nagiging katulad ng Diyos. Pero, sa pagtulad sa naging halimbawa ni Jesus, sa pagtulad sa naging halimbawa ng mahal na Berhen, dumadaan sa krus, dumadaan sa pagtitiis. Ating, ano, ating pinagmiwang yun, trial of the cross. Ngayon, ating inaalala yung pagdadalawhati ng Mani Maria. Gawin natin kumpleto yung istorya. Si Jesus, magdalamhan. Si Maria, magdalamhan. Ako rin, may tatagabit ko ang pagdadalamhan. Hindi dahil sa gusto, hindi sapagkat ako ay gusto ko na magdalamhan. Kundi alam ko na ang pagdadalamhan ay may pagtutunguhan. Ito walang iba kundi pakikihati sa papaligtas na gawa ni Jesus na nakihati naman si Maria at ako naman ay nakikihati. Kaya sa ngayon, works of mercy. To be realistic, ang gawa ng gawa ay hindi ganun lang kasimple. Ito'y nakakahulugan din na pagtitiis na pagdurusa. Pero pagdurusa at pagtitiis na doon ay kasama Diyos. At kung kasama mo ang Diyos, ang pagtitiis, ang pasakit ay nagiging isang tuwa. The pain becomes a joy. At ito naman ang sinasabi dito sa kita, itong panghuling bahagi ng ating unang pagbasa. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang nakapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Napaltan ang pagtitiis ng kaluwalan niya. Bakit? Sapagkat ang kumikilos ay Diyos. Yun ang happy ending. Lahat ng sini, merong happy ending. Kaya kung ang iyong buhay ngayon ay hindi pa happy, hindi pa itong ending. Hindi pa itong ending. Wala pa dito ang bisay. Kung hindi ko pa nakikita ang Diyos. Ahanapin namin. Happy ending. At kung hindi pa, ay, nasa paglalakbay mo naman. Pero, isiguraduhin natin, kahit nasa paglalakbay, kasama ng Diyos, upang sa ending, kasama ang Diyos, happy ending. Kaya ito nga, pag-usahan, habang pinagpapatuloy natin ang banal na misa. Ay tumayo, kasama ni Maria na nakababatid kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Manalangin tayo sa Diyos para sa mga tao may mabigat ng pinapasan. Habang sinasabi natin, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan dahil sa dalamhati at mga pagsubok naway makatagpo ng kapayapaan at ginhawa ng loob habang pinagninilayan ang mga bigati ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Atin nawang panggapin ang mga bigati at pagdurusa sa buhay at makita ang presensya ng Diyos sa mga iyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria, tayo naway maging matiisin sa pagdurusa at masigasan sa pagtupad ng mabubuting gawa. Manalangin tayo sa Panginoon.
Sa gitna ng mga kahirapan at pagsubok sa ating pang-araw-araw na buhay, matuklasan nawa natin ang tunay na kahulugan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga nagdurusa dahil sa karamdaman, naway makatagpo kay Maria ng tunay na kandungan at aliw. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng biyaya, higit pa sa lahat ng aming inaasam, ang iyong balak para sa mundo. Panatilihin mo kaming nagtitiwala sa kapangyarihan ng iyong mapanligtas na pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Upo na po ang lahat na tumanda sa pag-aaral. Langit kayo mga kapatid upang ito ating paghahain ay kalugdan ng Diyos ng mga kapangyarihan. Tanggapin niyo ang Panginoon ang paghahain sa iyong mga kapatid sa kapulihan niya at karangalan sa ating ipagpapangan at sa puso ng bayanan niya ang panalangin. Panaming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin at mga alay para sabahin ang alat mo sa aming paghahain ngayong aming pinupunita ang Birheng Mahal
na niloob mo maging ina naming maasahan sa kanyang pagtayo sa paanan ng krus ni Jesus. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Amen. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Salamat natin ang Panginoon. Ang maraming makapangyarihan, tunay ngang marapat ng kawayaming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang pag-ina ni Jesucristo at mahal na Berhen, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang takinang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Diningap mo ang mahal na Berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ang tungkulin lumalingap sa anak mo manutubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo ng walang mapay sa karangitan, kami nagbubunyi sa iyong kalang. Salamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang kinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaya sa ni Francisco naming Papa at ni Bonaventura naming Obispo at ang Tanang Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinday na may pagpasang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng paraan at papuri ay sa iyo, Diyos namang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang.
naming pamayagya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalabingan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesus Christ. Panginoon Jesus Christ.